What's up mga chong? Kuha rin tayo killer kids mga chong kay Machan Hapta sa atong motor eh. So ang video na dyan mga chong guys, saba na kayo akong motor. So kailangan siya ni turn up. So magturo na din ni Katuhi chong bago lang yung pasok sa kumpanya. Pero ino pa kayo nagtingog kay kita naman ang gamintin na ni chong. Na nagsilaw eh. Okay, sayang daw akong guys kilahan niya. Hindi naman ako magamit. Actually chong graduate ko automotive pero wala ko na trabaho mekaniko. So, pero mga chong, ipagkita na ako sa inyo kung kung saan pag-tune up niya akong motor. So, wala uban nga magka-gunitan niya akong motor, mga chong. Wala laing mekaniko, aniga, trabaho kong gapo lang. Muna ng advantage niya, mga chong. Ganan ako sa sidekick ko. May? Oh, grabe. Tawa lang niyo, mga chong, kay bago si Kino, mga chong. Share lang ako sa inyo, mga chong, kasi ganagod mo 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 trabaho nga niya. So, hindi lang yung mga tanong sa YouTube. So, dagan mga tutorial sa YouTube mga chong. So, bisa checkin siya lang, dagan na. So, ang sawang pag-trabaho niya. So, ako ginabot mga chong, kay gahe man yung bolt. So, ginagamitan na akong martilyo. So, pasan mga chong, para dali mo manus. Alright. So, tulo lang din ni ka bolt mga chong, ang bolt sa cylinder head. Cylinder head cover. So, pag matanggal na ni mo, makikita na ni mo ang rear arm sa salon niya at sa salon natin mga chong. Alright. So, lisod niya siya tanggalon. Kaya nga naman, pa-sidecar mga gudli niya. Lisod niya because kay sitkes ng side niya. Buhato niya may nganing teknik mga chong. Mas lahi siya sa single. Kaya ang single mga magkapagusto kagtanggal. Kung para na yung naka-sidecar, lisod siya. Trust mo niya siya agad yung suwil kasi sidecar, lisod po. So, kailangan na ni mo chong mga discarding malupit. So, ayan mga chong. Matigas sa mga chong kasi first time itong nabuksan. Karoon pala na siya nabuksan mga chong sindikan sa una. O karoon pa bunin niya chong up. Kita na ko sa inyo kung sa kasaba, kung sa nakataas ang clearance niya sa iyang rocker arm. Kailangan nang i-adjust. Ang galon ng hose. Tapos ning dua ka bolt. Ay mga chong, tanggalan na ito. Tanan, pupuko na ito gamay kayo nagdikit magod niya. Para matalin na siya matanggal. Tulak na ito dito sa pikas. Kaya dito sa pikas na side. Istaghag na kaharang. Dito sa pikas mga gamay lang siya mga chong. Sana, balihan itong kamera para at chok. Okay kayo. O, balaan niyo mga cylinder cover mga chong. Sinaw kayo. Yan ang mga motor nga. Mintin o gawil. Tawa sinaw. Puti pa kayo ang akong cylinder cover. So, paano malaman ang exhaust ito? Ayan, itong exhaust manifold, itong intake manifold, itong intake valve, exhaust valve. So, bago yan guys, bago natin galawin doon. So, i-top dead center muna natin. So, dito, ayan, itong apat na tornilyo kunin natin. So yan sa loob guys, ayan. Tanggalin natin. Ayan, lumot na pala guys. Ayan. Guys, kasi dapat natin dito. Ayan, netarik na siya guys. So ayan guys, maluwang na siya. Ayan. Oh. Sa kabila guys. Ayan. Mailog na siya guys. Oh. Oh. Ayan oh. Yung galagatik-lagatik guys. Yan. Yun. Sa kabila o.
Oh. Yan yung main na guys, na kailangan natin tune up. Let's go. Tunin natin guys. Oh. Hanapan natin ng magandang sukat ngayon yan guys. Kasi yung ibang gumagawa nito guys ay iba-iba yung sukat na ginagamit nila. Mayroong 3 and pares niya ay 7 3 4 5 6. So iba-iba yung sukat guys. Ngayon hanapan natin kung ano yung mas maganda. Dapat mawala kang ingay. Siguro mga 4 at 4 5. So yung intake natin gawin natin 4. So yung exhaust 6 or 5. Para magandang hatak. Or 6 or 7. 6 yung intake, exhaust is 7. Yan guys, ang gagamitin natin sa intake. Ito. Intake, paano malaman ng intake dito sa carburetor? Ito intake manifold, ito intake bag. Yan. So, gagamitin nating bag clearance ay number 5. Yan, hindi nakikita. Yan. Ito 5 feet. Yan. Yan. Hindi naman guys na ilagay lang natin ito para at least kahit hindi natin ano yung paghigpit. Ito kasi yung nilagay na ilalagay natin sa gitna na sa pagitan ng ito ng rocker arm tsaka valve tappet. Yan, sa bolt na yung rocker arm. Ito yung pagitan nila, yung number 5 din. So clearance niya yan guys, kung gano'n siya ka haba, ay gano'n kakapal yung clearance niya galing dito, dito sa bolt tappet niya. Yan. So ito yung 5 mm. So ito naman yung pangkontra natin guys. So mahirap siya kasi bumabangga dito sa taas na. Yan. Mahirap siya guys kasi bumabangga. Kailangan. Ini kita mulai nanti guys. So matagal na kasi ako hindi nakapag tune up guys. So yan, tagal na, sobrang ilang taon na. So dati yung tinatunap namin guys is yung third four cylinder yung mga sasakyan guys na malaki. Yan, so mas mahirap yun kaysa dito. Yan guys, saktong hila na. Yan. Yan, sakto na yun guys, oh. Yung mayroon siyang kunting kapit. So, ibig sabihin yan, sakto lang yung clearance niya. Yung sa ilalim at dito sa taas. Kasi kumakapit sa dito yan. Layan mo, yan guys, oh. Sakto lang. May kapit kunti. Ayan. Kapitan natin.
Goods na goods. Pusyo lang natin ito guys, nahigpitan. So, ito guys, hindi ko na kinontran. So, nahigpit, nahigpit lang naman siya. Yan. So, yun guys. Goods naman yun guys. Ayan. So, sakto lang. Sakto lang. Ito guys, so pansinin nyo, yung pinagkaiba ko. Oh. Hindi naman magawin yung skada guys. Dito. Versibin yung gawin natin guys. Kasi dito ang pillar gates na nabili ko guys. Ayan. Number 5. Ilang number 4. Number 5 ang pinakamaliit. Ayan. Tapos walang number 4, walang number 6. Number 5, number 7. So dito, number 7 natin. So, para walang ingay. So ito guys, is pwede naman natin ulitin guys. Pwede naman natin pataasan. No? Dito, pwede naman natin 8 or 8 ang intake at saka 10 ang exhaust. So ngayon, ang gagawin na natin kasi 5 na yung intake natin. So 7 yung exhaust. Ayan. Ayan. Para walang lagitik guys, para pamukhang parang brand new pa rin yung tunog niya. So balungan ko lang to guys. Ayan. So ito yung opening guys papunta doon. Yun. Tulak yung papunta doon. Ayan to. So ang board na to, so pa-open na lang guys. Yan, counterclockwise. Ayan. Ito guys. Ayan. So, walang ibang gumagalaw nito guys, ako lang. Ito ko, tapos, nag-chain swivel ako lang yan, chain swivel. So, monthly chain swivel ko to guys. Kaya, napansin ko na maingay. Kaya, inaksyon ko agad. Yan. Kung sarili nyong sasakyan guys, kung sarili nyong motor ang buhin nyo. Ultra buhin nyo. So, huwag kayong matakot kasi wala namang magagalit sa inyo. Kasi sarili nyo naman yan. Yan. So, discarte mo yan guys, ilagay mo yan para pag pagigpit mo, nandun pa rin sa gitna itong pillar gates mo, sa gitna nitong dalawa, baltapit, yan, para hindi siya matanggal, para hindi siya masyadong mahigpit dun guys, kasi nandito pa itong pillar gates mo na nakapagitna sa kanilang dalawa, yan. Yan guys, maganda o. Maganda pagka maalala ko tuloy guys, yung mag kakawal pa ako ng ano, tumutid. Tignan natin to guys, para so kailangan talaga ng higpitan to ng maayos guys, ito. Kasi pag sakaling naluwang yan, ito, yung dalawang ito, tornilyo, yung mga nut na yan, maaaring matanggal yan, mas lalo magka problema ito sa loob kasi matanggal ito guys. So yung pusrad mo doon sa kabila, so pwedeng mabingkong yun guys. Malambot pa rin guys. So sa tingin nyo na malaki pa rin yung clearance nya, yan. Pwede nyo naman ulitin. Number 9. So, thank you.
5 verse 7. Yes. Yan guys, so ang exhaust natin guys is number 7.
So sinubukan ko lang ito, guys, no. Ito lang din ang gusto kong clearance. Ayan. So hindi pwede na try. Tapos yung number ang intake natin dito. Intake natin, guys, is number 5. Tapos number 7 ang exhaust. So try natin pandarin kung wala na yung lagutik niya. It's so magic muna natin, guys. So ayan, guys, tapos na. So ngayon i-try natin yung gawa nating tune-up, guys. So yung last tune-up natin is 2015, no? So itong first time nating ginawa. So laman natin ngayon kung maganda yung pagkagawa natin, guys. So matagal na rin ako hindi naka-tune-up. Ayan. So ito yung first time din ito na tune-up na motor na to. Ayan. Try natin yung under nya. So let's go.